Happy Monday, mga ka-forever! Bagong linggo na naman. Bagong adventure, bagong kaalaman. It's only 13 days before Christmas. Palapit na ng palapit ang pinaka-aabangang selebrasyon ng taon. This is the perfect occasion to spread love, smile, and happiness. Positive vibes lang dapat dahil shiny and shimmering ang buhay. Ako po si Jel Miranda, ang inyong ka-online at ka-forever. We welcome you to DOSTv, your most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Remember that folks, it's DOSTv, reporting live from Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ang DOSTv ay mapapanood ninyo Mondays to Fridays, 11 a.m. to 12 noon, dito lang sa www.dostv.ph. At live na rin po tayo sa Facebook at facebook.com/dostvph. Kaya makisabay na rin sa live streaming namin. Kahit na buwan na ngayon ang selebrasyon, huwag nating kaligtaang isipin ang kahalagahan ng pag-aalaga sa kalikasan. Dahil lahat tayo apektado sa issue ng climate change. Tunghayan yan sa aming documentary. Pero bago yan, alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon for today. Heto ng ating Pag-asa correspondent, Mr. Benison Estareja, para sa ating ulat panahon. Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo at good morning din sa ating mga viewers ng DOSTV. Ngayong araw po ng Lunes, meron tayong binabantayan na isang low pressure area at ito ay namataan kaninang alas 4 ng umaga sa layong 125 kilometers hilagan ng Viracatanduanes. Base po sa ating pagtaya ay mababa naman ang tsansa na ito ay maging isang bagyo, subalit ito ay magdadala po ng pag-ulan within the next 24 to 48 hours dito sa may silangang bahagi ng Luzon and Visayas. Samantala, meron din tayong nakikita na low pressure area sa labas naman po ng Philippine Area of Responsibility sa may southeast of Ho Chi Minh City, Vietnam. Subalit mababa rin ang chance na ito'y pumasok naman ng ating PAR. Ngayon, silipin naman natin ang ating magiging weather for Luzon, kung saan mapapansin po natin may mga concentration ng kaulapan at mga pag-ulan dito po sa Quezon at maging sa Camarines Norte and Camarines Sur. Asahan po ngayong araw, moderate to occasionally heavy ng mga pag-ulan ang kanilang aasahan na posible po magdulot ng flash floods and landslides dahil sa nabanggit natin na low pressure area. Samantala, sa natitirang bahagi ng Bicol Region, mga light to moderate rains and thunderstorms na bahagyang epekto rin ng low pressure area ang kanilang aasahan. Samantala, sa mga kababayan naman po natin sa Norte, kabilang ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, gayon din sa Cagayan Valley at dito sa Aurora, asahan din maulap po ang kalangitan na dulot naman ng Northeast Monsoon or Amihan. At asahan din kung may mga pag-ulan man po ay mahihina lamang at possible din ang malamig na temperatura. And then finally, dito po sa natitirang bahagi ng Central Luzon, gayon din sa Metro Manila, rest of Calabarzon at dito rin po sa Mimaropa, bahagyang maulap na kalangitan ang mararanasan ngayong araw. At minsan po ay magiging maaraw. Pero pagsapit po ng tanghali, magiging medyo mainit lang at maalinsangan. At posible pa rin ang mga isolated rain showers or thunderstorms. Tumako naman po tayo sa ating magiging temperatura for Luzon. Sa Metro Manila, maglalaro mula 23 hanggang 32 degrees Celsius ang temperatura. Dito naman po sa Baguio, dahil sa Amihan, nasa 15 hanggang 22 degrees Celsius lamang ang range of temperature. Ngayong araw sa Tagaytay, nasa 20 hanggang 29 degrees Celsius ang temperatura. And finally, sa Puerto Princesa, maglalaro mula 24 hanggang 32 degrees Celsius ngayong araw. Dumako naman po tayo sa ating magiging weather for Visayas and Mindanao, kung saan mapapansin po natin meron din bahagyang epekto ng low pressure area dito sa may mga lalawigan ng Samar na maaari pong light to moderate rains and thunderstorms ngayong araw. Dito naman po sa natitirang bahagi ng Eastern Visayas, particularly sa Leyte and sa Biliran provinces, gayon din sa may Panay Island, bahagyang maulap na kalangitan ang nararanasan sa ngayon. At dito naman po sa Negros Island Region and Central Visayas, ay maganda naman at maliwalas ang panahon. Wala po yung direktang epekto ng low pressure area. Pagdating po sa Mindanao, mas maganda ang inaasahang panahon. Bahagyang maulap lamang dito sa may Caraga Region, pero most of the day po ay magiging maaraw naman at mainit nga lang, lalo na dito sa may parting Central Mindanao. Asahan pa rin sa buong Visayas and Mindanao ang mga isolated rain showers or mga pulupulong pagkidlat paggulog. Dumako naman po tayo sa ating magiging temperatura for Visayas and Mindanao. Dito po sa Metro Cebu, nasa 25 hanggang 32 degrees Celsius. Dito naman sa Iloilo City, nasa 25 to 31 degrees.
Sa Metro Davao po, mainit sa ngayon, nasa 25 hanggang 33 degrees Celsius. At dito naman sa Zamboanga City, medyo mainit din po, 24 hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon po, meron pa rin tayong gale warning dahil sa Northeast Monsoon or Amihan. Ito ay sa mga baybayin or northern coast of Northern Luzon at maging dito rin po sa eastern coast ng Northern Luzon and Central Luzon. So asahan po sa mga baybayin ng Batanes and Calayan, gayon din sa baybayin northern coast of Ilocos Norte, baybayin ng Cagayan, pababa ng Isabela hanggang dito po sa Aurora, meron dyan mga matataas na pag-alon na umaabot from 3.4 hanggang 4.5 meters. So bawal munang pumalawod doon ang mga kababayan natin na may maliliit na sasakyang pandagat, especially yung mga kababayan natin na nangingisda. And then finally, bukod po doon sa low pressure area, wala naman tayong namamataan na panibagong bagyo na maaaring pumasok sa ating bansa sa susunod na tatlong araw. Ngayon dumako naman po tayo sa ating magiging sunset and sunrise. Si Haring Araw ay lulubog 5:28 ng hapon mamaya at mas late ito nasisikat bukas sa ganap na 6:12 ng umaga. At mula pa rin dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pagasa, ako po si Benison Estareja, reporting for DOSTv. And for unexclusive content na dito nyo lang sa DOSTV makikita, here's Ms. Jean Nevarez for our Flood and Water Level Advisory. Maraming salamat, Ms. Jel, at magandang umaga sa mga viewers ng DOSTV. Dam update po muna tayo sa mga minomonitor nating major dams. Sa Angat, medyo bumaba po ang level ng dam as of 6 a.m. ngayong umaga. Nasa 211.14 meter ito at bumaba po ito ng 0.01 meter. Sa San Roque Dam naman ay bahagyang bumaba din ito at nasa 281.47 meter at bumaba po ito ng 0.05 meter. Pantabangan Dam naman ay wala masyadong din pag-uulan kaya bumaba din po ito ng 207.60 meter at bumaba po ito ng 0.04 meter. At ang panghuling dam naman natin ito ay Magat Dam. Bahagyang tumaas po ito ng kaunti at nasa 192.63 meter ito at may pagtaas po itong 0.04 meter. Dahil meron po tayong low pressure area nasa eastern part of Luzon, ito ay nasa Catanduanes, may mga region po tayo na may mga pag-uulan simula po kahapon. Kaya po nag-issue po tayo ng general flood advisory sa region po ng Cagayan Valley. Ito po ay sa Cagayan at Isabela Province. Sa Region 4A naman, ito ay nasa nag-issue po tayo sa Laguna, Quezon and Rizal. At ang sa Region 5 naman, sa buong province ng Region 5, nag-issue din po tayo ng General Flood Advisory. At sa Eastern Visayas or Region 8, nag-issue din po tayo dito ng General Flood Advisory. Ang Region 4A po dahil ito ay bulubundukin, ito po ay nagsasabi ng possible flash flood na po at landslide dahil may dalawang araw na nag-record po tayo ng moderate to heavy rainfall. At ang Region 5 naman at 8 dahil ito ay hindi naman masyadong bulubundukin, ito lang po ay nag-a-alert lang po tayo ng posibleng pagbaha. At yan muna ang latest gel at mula pa rin dito sa Flood Forecasting Center ng Pag-asa Hydromet Division, Jean Nevarez nag-uulat. Ng lokal na pamahalang bayan ng Anao. Nagpapasalamat kami dahil ang aming bayan ay napili bilang recipient ng Department of Science and Technology CEST program na address ang ilan sa aming mga priority projects sa health, sa livelihood and economic enterprise, sa disaster risk and reduction and climate change mitigation. Nung nag-umpisa kami ng Reggie Noodles dito sa San Juan, nag-umpisa po kami sa Kalabasa. Sinabi nila na pwede yung malunggay. Tinuruan ka ni Madam Cecil Quindara kung paano yung tamang timpla, tamang pagmasa, pag-boil ng malunggay.
Dati po, marami po kaming contamination. Sa tulong po ng DOST, binigyan po kami ng sterilizer po para mapadali po yung production namin. Tsaka po na-lessen yung contamination. Dati, sa drum lang po kami, 8 hours po kami nag-sterilize doon. Ngayon po, 2 beses. Pwede pa po 3 beses kasi po 2 oras na lang ng pagpapasturize namin. Kabibigay po yung autoclave. Marami na po kaming magagawa talaga. We have been doing this since 1992. Ginagamit namin noon na extractor ay yung bigay din ng DOST, but we are using firewood na panggatong. But because of the CES project, pre-provide kami ng boiler system, mas sophisticated yung equipment, mas consistent na yung heat, mas maganda na yung quality ng essential oil namin. Binabalak namin na mag-expand din to another essential oil pa na ma-extract, which is citronella. Wala pa po akong register. Ang ginagawa ko po, ilinalagay ko po sa hukay para hindi siya mangamoy. Nung nagkaroon ako po ng register, nagkaroon po ako ng gas at saka po hindi siya nangangamoy. At nagluluto ako ng ulam at saka nagkaroon din po ako ng ilaw. Ay, yung tubig po nga lumalabas sa digester ko, wala na siya pong amoy. Nang expansion ng vermicomposting project ay na-address ang problema ng basura. Kung doon, ang munisipyo ay nagtatapon ng basura minsan sa isang linggo, ngayon isang beses na lamang sa isang buwan. Maraming salamat po sa DOST. WebSafe is an impact assessment tool developed by Project NOAA to evaluate a municipality or city's exposure to different hazards. Developed with the support of World Bank and UNICEF, WebSafe is a web-based platform adapted from Indonesia's InnoSafe. WebSafe uses Project NOAA's scenario-based hazard maps. It then overlays population and building footprint data to give users an idea of how many people or buildings will be possibly affected by certain hazards. On the Project NOAA website, click on the WebSafe icon on the left portion of the screen and select a hazard layer for a specific municipality or city. For the exposure layer, select population to know how many people will be affected by the said hazard. After pressing calculate, a report will be displayed on the screen to show how much of the area's population is in low, medium, and high hazard areas. The report also shows the minimum needs assessment of the populations affected, so LGUs can prepare the appropriate amount of food, water, and other necessities. The report also shows other important information, such as the area's demographics, household conveniences, water and energy sources, and education data. To know how many buildings in a specific municipality or city will be affected by the selected hazard, select Building Footprints for the exposure layer. After pressing Calculate, a report will show how many of the community structures are in low, medium, and high hazard areas. It can also show a breakdown of the different building types. Operation Listo is also viewable as a guide for LGUs on what to do before, during, and after disasters. WebSafe can be used to augment the capabilities of local disaster officers, community decision makers, and the national government. This empowers the community to know their hazards, and it also helps LGU officials in crafting better policies, contingency plans, and disaster preparedness measures. Project NOAA partners with the OpenStreetMap community for crowdsourced and collaborative mapping. The building footprints data mapped through this initiative significantly helps in the improvement of LGU DRRM plans, as the information are directly translated to the WebSafe tool. Visit noaa.dost.gov.ph to know more about WebSafe and other features of the OSC Project NOAA. We'll be right back.
Malaki na ang pagbabago sa ating panahon. As the days pass, the patterns in our weather are becoming erratic. Minsan sobrang init, minsan sobrang lamig, at dahil dito, apektado ang ating pang-araw-araw na buhay. Tunghayan po natin ang ilan lamang sa mga epekto ng El Niño at La Niña phenomena at kung ano ang ginagawa ng gobyerno tungkol sa issue na ito. Lahat ng yan at marami pa dito lang sa aming docu. El Niño is an oceanic event. It happens in the Central Pacific Ocean. And what we feel over the Philippines is just the atmospheric responses. And during an El Niño, we have a decrease in rainfall in some places of the Philippines. If the El Niño happens to linger on during the dry season, then we have a very significant effect over these mountainous areas because these are located on climate type 1 where they usually have that dry season. And if the El Niño will continue on and linger on towards the rainy season, they have lesser rainfall during the season. Dati, panahon ng tagulan, kapag mayroong tubig, dito dumadalo yung tubig. Kapag malaki yung tubig sa ilog doon sa taas, doon kumukuha yung patubigan nitong malaking ano na to, bukirin. Pero ngayon natagtuyo, wala nang dadaan kaya ganito. Kaya umaasa kami sa ulan. Na sana ay tulungan kami ni Kabunyan para paulanin yung kalangitan. Antasa, ade. Antasa, antasa, yan eh. Ito yung sampat siya. Ano, madi ka nun?
Saan na po din po eh. Man-man na din ta. Ay, ilan nyo ka ba sa barin sa snevi ta? Okay. Ang gaya nga. Ang gaya nga. Nang il ninyo pasit sa nanom so nga ang angina si payo ay mulan ni kat na no kuma panagturo ari kat adanong kaputa il ninyo pasit sa danay nung maraming tubig, nung maulan, ito ay isang rice field. Pero ngayon, tagtuyot na, maging garden na. At ito, itong mga similya, kung lumaki ang mga ito, ililipat dito. Pero dahil walang tubig, palakin mo na at hintayin ang tubig. Dan tasyai wai kan di mula ay masih bugan ya matago amud nan pagit tanang gay na anguda sianan di malian mi kenda kayo ay kala lapu de layanan nai masih bang kayo ta bumadang kayo sinan biang si apo Dios ta wadai kan ta boy matago si Juni Kalawa dito sa Buoko. Ito po yung mga tanim kong romaine sana do. Ang ginagamit namin dito is organic fertilizer. Naka-drip po ito tapos so self-supporting kasi kulang sa tubig. Ito po yung area na hindi namin nataniman. Nag-standby ito ng 2 buwan. Kasi dahil sa kakulangan ng tubig, piniprepare namin para taniman ulit kasi dumating na yung ulan. Naka-crop rotation po ito. Crop program kaya weekly na may harvest. Ang ginagamit namin dito sa pagdidilig, organic fertilizer, saka compost. Nung unang nagtanim kami, nag-harvest kami dito ng 1,000 kilos per week. Nung dumating yung El Nino, nag-decrease. Nag-harvest na kami ng 400 kilos per week.
Kaya malaki yung lugi namin. Mahirap na kung may El Nino kasi less production, bumaba pati yung kita namin. Dati-dati kumikita kami ng 50,000, e ngayon meron na sa 5,000 per week. Ayos talaga, manalo na yan. Millionaire yun. Ako po si Anastasio Dumling, barangay captain sa Eastern Park ng Sagada sa barangay Antadao. Nang dahil sa El Nino, kunti na yung tubig. Kaya hindi na nakaabot sa aming barangay sa Antadao dahil itong tubig na ito sa ngayon ginagamit sa sa rice terraces. Kaya yun ang problema namin dahil po kunti hindi nakaabot sa barangay namin. Ang daming nasirang talayan at saka kami yung mga root crops namin, wala na, patay na sila, natuyo na sila dahil nagkabitak-bitak na nga yung lupa. Lalo yung talayan, hindi sila nakapagtanim dahil walang tubig. At saka yung mga hardin namin, gaya ng sayote, tuyo na rin dahil sa El Nino. Wala kaming magawa, di nagtiis na lang pagdating yung ulan. Paano naman kung bibigyan kami, sira naman ang tubo, wala yung tubo. Siyempre sayang din ang tubig na pupunta sa amin dahil sirang-sira na yung mga tubo, na wala na yung iba. Kaya yun ang kailangan namin, dapat sana palitan kaagad para makapagpadala sila ng tubig sa amin. Ako si Caroline Wandalen, ang municipal agriculturist ng Baupo. Ang Baupo ay isang farming community. Very big ang impact ng El Nino sa farming community kasi very long ang dry spell ng El Nino sa aming municipality. From December to April, walang ulan. Kaya yung mga itinanim noong January to March, parang 20% ang less yield. And then during the month of April, instead na magplant yung mga farmers, halos 30% ang decrease ng hectareage ng natamnan kasi nga alam nilang baka wala pang ulan. Ang usual concern ng ating farming community, ng ating mga farmers, yung mga production facilities, lalo na sa irrigation, yung mga seeds, yung mga fast-growing seeds, o yung mga short-term cash crops, kagaya ng pechay, lettuce, para madaling ibenta. Kasi at least na makaka-recover sila ng kabuhayan nila. Ako po si Jaime Dugao, Indigenous People's Mandatory Representative ng munisipyo ng Sagada po. Ang nakikita natin na farm dito na epekto ng drought o El Nino, yan, nakikita ninyong abandon na siya. Hindi na siya nasaka dahil sa kakulangan ng tubig. Hindi lang naman ngayon ang El Nino eh. Every year during summer, talagang dry siya. Nagkukulang kami ng tubig. Lahat ng tubig namin bumababa sa lower stream. Doon sa Chico pumupunta. Kaya ang gumagamit sa water namin ay yung mga kapatid natin sa lowland, sa Cagayan Valley, sa Kalinga. Ganun. We plant our trees to conserve our forest. Pero hindi kami ang gumagamit sa tubig na lumalabas dahil bumababa sa lower portion ng region. It goes down to Cagayan Valley, to Tabuk. Marami ng party ng rice fields namin dito sa Sagada na hindi na nasasaka dahil sa kakulangan ng tubig. Kakaunti lang yung naiwan na rice fields. At pag hindi na solusyonan yan, tiyak maabiktuan yung mga iba rin. Ako si Aida Abella,
ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer. Sagada is not spared from what you call drought, which is the common situation in all parts of the Philippines, lalo na sa agricultural area. We had already two major forest fires for the rest of the province. And then meron din tayong mga other effects tulad ng pagka-dry up ng mga fish ponds natin. I used to be the coordinator of fisheries here in Sagada. Our office distribute fish to farmers who are really interested into this fish production. But wala silang magawa. Pag nandito nang sa mag-start ng February, March, April, wala na silang supply ng water. Kaya nawawalan din sila, namamatay ang fish nila. Napipilitan silang i-harvest yung mga maliliit. Kaya akong ipagbili nila, wala rin. Doon sa eastern side na barangays, isa lang na source ng water, talagang severe ang effect nila. Almost all the households are problematic on water supply. Tungkol naman sa road widening, na palaging kasama doon yung pagpuputol ng kahoy, kailangan it should fall within the responsible development context, no? Na kung saan pwedeng i-cut down yung talagang hindi maiwasan na i-cut down. And at the same time, nagagawa nilang gawin yung tinatawag nating road widening. Yung mga naputol ng mga kahoy na hindi maiwasan na ito ay putulin, palitan ng bagong mga punong kahoy para sa gayon ay hindi masakripisyo ang pangangailangan natin talaga ng magandang environment at saka nakakatulong sa pag-ipon ng mga tubig natin. There is a perceived development of an El Nino, then we provide information to the government, to the public, so they will be aware of what's going on. And government usually get organized, and they have to think another way so that after this event, farmers are able to go back to their usual life as fast as possible. And this are recovery system. If we are not able to plan ahead of time, it could mean a disaster, a creeping disaster. The time issue is what we are very concerned of. Engineer Roel Gonzalez, Chief Operating Officer of REVM Piposo Poultry Farm. Nandito po tayo sa loob ng poultry building na may alagang manok na 40,000 heads. Nararamdaman ng manok yung sobrang init ng panahon. So kapag hindi nabigyan ng solusyon to, ay magkakaroon ng sakit ang manok tulad ng sipon. Dati-rati ang inaalagaan naming manok ay nasa 40,000 per building, itong per deck. Pero binawasan ito ng 20% para po lumuwag at ma-reduce yung init na nararamdaman ng manok. Kapag ganitong El Nino, yung conventional poultry, open type siya, ang flooring kawayan, no? So ang mortality rate noon, 10% to 20%.
Ngayon dahil sa Department of Science and Technology na inintroduce yung ganitong technology na closed-tight climate control system, na kapag kailangan palamigin ang loob ng kulungan ng manok, automatic na mag-a-activate yung cooling system. Ang DOST, tinulungan kami makapag-avail ng ito po, itong sahig, itong chlorine na plastic slats. Sa tulong ng DOST, na-reduce ng 2 to 4 degrees yung room temperature. Naging mabilis yung paglaki ng manok dahil lumamig yung kulungan ng manok. Ang ginagawa ng ating gobyerno, may linkage kami sa mga national agencies kagaya ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sa DOST din, sa DTI and DOLE. Nag-provide din sila ng mga intervention sa farming kagaya ng rain shelters, greenhouses, yung mga irrigation facilities. Tapos sa DTI and DOST, especially sa DOST, yung mga alternative livelihood ng ating farmers. Dito sa Bauco, nakarami kami ng mga interventions, livelihood interventions from DOST, kagaya ng sa mushroom dito lang malapit sa Paktil. Instead na full-time farmers sila, during their off farm seasons, yung mga kababaihan, nagproduce sila ng mushroom. Yung autoclave nila, it was provided by the Department of Science and Technology. And likewise, doon sa ibang barangay, meron ding mga interventions given by DTI and DOLE, Department of Labor and Employment. Ito po yung greenhouse na naabil namin sa DOST. Binigyan nila yung mga materials, lahat po. 2009 ko naabil yun, tapos nakapagtanim din ako. Salamat at natapos ko na nabayaran yung first phase. Nabayaran ko po yun. Mayroon namang sinabi na ibang technology, tatry ko po na mag-carrot production. Kaya yan, na-avail ko din. Taon, 23 years old. Yung nakukuha namin ay mga 5 kilo lang, tapos ibibenta na namin sa bayan. Makakabenta kami ng 80 pesos. Babalik kami ng alas 3 ng hapon, kukuha na uli, tapos ibibenta ulit sa bayan. Nakita namin ang tahong, tapos kinuha namin, bininta namin sa bayan. Kala namin hindi mabibenta, yun pala may bibenta. Tapos masabi ng mga bumili, masasarap daw, tapos matataba. Ako po si Wesley Rosario, ang hepe po ng BFAR National Integrated Fisheries Technology Development Center dito sa Dagupan City.
sa isip po ng climate change ay meron tayong mga livelihood na po pwedeng gawin. Ang una, yung paggawa ng asin. Dahil sa mahabang tag-araw, mainit na klima, pwede po nating maging negosyo yung pag-aasin. Ang isa rin po ay yung pag-aalaga ng hipon. Nakita po natin na kung ganitong panahon, mas maganda yung ating survival rate at anin ng hipon. At ang pangatlo po ay yung pag-aalaga ng tahong. Ito pong tahong ay isa sa pinakamagandang organismo na po pwede nating ma-culture para maging karagdagang hanap buhay ng ating mga fishermen. Ito rin po ay napakagandang filter material or filter organisms para malinis yung ating katubigan. Ito po ay nagpi-filter ng 2 to 5 liters of water kada oras. Mas matambok yung kanyang shell kumpara dun sa green leaf mussel. Ang kanyang hinges ay pabilog, yung green mussel ay patulis. Ito pong blue mussel, kaiba dun sa ibang tahong, ay nabubuhay sa brackish water environment. Yung karaniwang tahong po ay pang-alat lamang, 27 to 35 ppt. Pagka tumabang po yung tubig, namamatay sila. Ito pong blue mussel ay nabubuhay sa 2 ppt hanggang 30 ppt. Ibig sabihin ay pwede itong mabuhay sa karaniwang palaisdaan. At ito po ay mayroon ding magandang market sa kasalukuyan, 30 pesos isang takal. Pero ito po ay tataas kung mapapalaki natin ang blue mussel sa ganitong size. Ang red tide po ay hindi natin problema kung blue mussel, dahil po ang red tide ay lumilitaw sa mainit na coastal areas, mainit na environment, at saka maalat na environment. Ito ay maaari natin gawing malaking hanap buhay, lalo na yung mga fishermen na affected ng climate change. Ang isang adaptation na technology na pwede natin gamitin ay yung pag-aasin. Sa panahon na sobrang init at sinasabi na mahina ang huli ng isda sa dagat, pwedeng mag-asin yung mga fishermen or fisherfolk na nakatira doon sa tabi ng dagat. Isa sa advantages na po pwede nating magawa para makagawa ng livelihood para sa mga fishermen ay yung paggawa ng solar salt. Ang Philippines ay importer ng asin at umaabot sa 500 million pesos worth na asin yung ating pinapasok sa Pilipinas. Galing ng bansang India, Australia. So, dito sa atin, nagawa yung technology ng paggawa ng asin gamit ang araw. Isa ito sa mga pinakamagandang intervention para mabigyan ng hanap buhay or additional na pagkakakitaan itong mga fishermen na nasa gilid ng dagat na sinasabi na affected din ng climate change. So, dito sa 2 by 15 square meters na plot ng asinan, pwede tayong kumuha ng mga 25 kilos na asin sa ikapitong araw ng pagbibilad ng tubig. So, lalagyan lang natin ito ng 3 inches na tubig dagat. Maghintay lang tayo ng ikapitong araw at pwede na tayong umani ng asin. Itong pag-aasin ay isa sa pinakamagandang alternative livelihood ng mga fishermen natin na nagkakaroon ng problema sa climate change. Naman sa hipon, yung problema ay mapipigil natin gamit yung mga friendly technologies. Kaya gumawa tayo ng tilapia na mabubuhay sa maalat na environment.
For 15 years ay na-develop natin ito sa tulong ng mga scientists from France. Ang tawag dito ay green water technology. Yung tubig na gagamitin doon sa ating hipunan ay nanggagaling dito sa compartment na kinalalagyan ng tilapia. Ang ginagamit nating tilapia ay 2 piraso per cubic meter or 300 grams per cubic meter. Pagkaraan ng 1 o 2 linggo na nandito yung tubig, ito naman yung ililipat natin dun sa ating hipunan. Isa ito sa mga paniguradong paraan upang yung problema natin sa luminous bacteria at sinasabi ng maraming scientists, yung early mortality syndrome ay mawala sa ating paghihipunan. Isa sa mga high value species na po pwedeng maapektuhan ng climate change ay yung pag-aalaga ng hipon, particularly itong Pineus banamei. Isa ito sa malaking industriya sa Pilipinas na kinatatakutang maapektuhan ng climate change. Pero dito sa ating experience sa shrimp school, na ipakita natin na wala tayong problema related sa pag-aalaga ng hipon na ito sa panahon ng El Nino. In fact, parang mas maganda pa yung paglaki ng ating alagang hipon sa ganitong mainit na panahon. Noon ho, ang asin ho para sa akin, parang wala. Pero ngayon, nung nagtrabaho ako rito, dito ko na lang nalaman na ang asin pala ay importante. Kumbaga, sabihin na lang natin, kung ang asin ay wala sa pagkainan, parang baliwala ang lahat ng lutuin. Ngayong El Nino, palaking salamat din po sa amin yon, kasi ang Pacific Farms dumidepende po sa solar. Sa evaporation pa lang po natin, mabilis na po siyang mag-evaporate at yung pag-crystallize po ng asin, mas lalo pong maganda. Meron po tayong production na about 34,000 metric tons, mas mahigit pa, abot pa ng 40,000 metric tons. Ako si Amading Istuista, bale ako po yung HLs po dito sa salt harvesting. Malaking tulong din sa mga empleyado kasi kapag hanggang may asin po dito, nag-harvest pa po kami. Ako po si Dante Istuista Senior, bale mag-15 years na rin po ako dito sa kumpanya. Pero dito po sa amin ngayon, yung teknolohiya na masasabi yung nakakatulong, for example, yung solar coil, bali na ititaas din po yung salinti up to 1 to 3 degrees Bome. So yun ay isang teknolohiya na masasabi yung nakatulong po sa amin. Pangalawa, yung ginagawa po namin, may ginagawa po kaming aerator. Ika nga, yung aerator na sinasabi ko ay bali yun po yung kung saan na bumabagsak po yung brine. Di mas mabilis po mag-evaporate yung tubig. Ako po si Gerard Konghun,
Ako po ang Operations and Research Manager ng Salinas Corporation. Nandito po tayo ngayon sa Pacific Farms Incorporated dito po sa Bulinaw, Pangasinan. So dito po niyo matatanaw ang 500 hectare salt production facility po ng Pacific Farms kung saan ginagawa po ang asin. So sa panahon po ng El Nino, makikita po natin na bawas na bawas po ang tubig o ang ulan na dumarating po sa ating lupa. At kaya naman sa industriya po ng asin, mas marami pong napoproduce na asin dahil mas malakas po ang solar evaporation. Ang una pong step ay ihahanda po ang pond. Ang tawag po dun ay pond preparation. Sa pangalawang step po, papapasok po natin yung tubig dagat sa mga pond. Sa pangatlong step, evaporation. Yung pong tubig dagat ilalagay sa mga pond, papaalatin, ang tawag po doon evaporation, yung seawater magiging brine. So yung ang pang-apat na step, magki-crystallize na po yung asin. Kapag maalat na po yung nasa brine, dadalihin po siya sa ganitong mga crystallizer bed. Napakaalat na po nung asin, hindi na po siya lumalabnaw. Lumalabas na po ang salt in a crystallization. So using solar evaporation, mag-evaporate po yung ating brine at may iwan po yung salt crystals. Doon po sa crystallizer bed, kakargahan po siya ng mga salt harvester. At dadalihin po yung na-harvest po na salt doon po sa salt washer upang mahugasan po ng salt, at paglabas po siya ay pwede na pong dalhin sa ating mga customer, sa food industries, sa mga water treatment industries and other salt using industries gaya ng patis, soy sauce, at ion exchange. Alam nyo po na ang ini-import po na asin, ang inaangkat po natin na asin na galing pa po sa ibang bansa, 80% po ng pangangailangan ng Pilipinas ay galing pa po sa ibang bansa, galing ng Australia at China. At pag ganito pong panahon ng El Nino, malaking tulong po sa ekonomiya dahil imbis na mag-angkat pa po tayo sa ibang bansa, nakakaproduce po tayo ng asin at nangangailangan po tayo ng tao. Gumagawa po tayo ng dagdag na trabaho. Nagsimula po kami ng research and development. Sumasami po kami sa mga activities ng DOST, sa activities ng PAGASA, at dun po sa aming exposure o pakikisama sa kanilang mga seminar, workshop, conferences, natututo po kami ng mga iba-ibang mga klaseng pag-iisip gaya po ng mga mitigation measure, mga awareness measure para sa ating mga tao. So, ang example po noon, nag-develop po kami ng mga mitigation measure para kapag malakas pong ulan, meron po kaming paraan para i-channel po yung tubig ulan sa iba. So, natutunan po namin yun sa pakikipag-participate sa mga PAGASA Climate Forum. Kasi sa Climate Forum, marami pong guest speaker doon, nakita po namin doon na yung ang ano ang ginagawa sa tubig baha. Inadapt po namin yung system na yun dito. Nagkaroon kami ng our own version of flood control engineering. Pangalawa pong sistema is yung weather information po ng PAGASA ay mas madalas naming ginagamit. In fact, araw-araw namin pinapanood ang NOAA. Yun po yung operational hazard na makikita nyo yung radar mapping ng mga rain, incoming rain. At yung PAGASA website po, lagi po kaming nakamonitor dyan. At pangatlo po, gumawa po kami ng aming alert system. So, nakapattern din po yun sa mga alert system ng ating weather bureau, yung PAGASA. Binuksan na po namin ang Pacific Farms para sa agri-ecotourism. Nandito po tayo sa crystallizer beds ng Pacific Farms kung saan makikita po ang isa pong napaka-interesting na feature ng EcoTour. Ito pong mga salt sculpture. Makita nyo po dito, may mga sculpture po tayo ng tao, may sculpture po tayo ng mga hayop gaya ng aso. Ito po, sculpture ng manok panabong. Ito po, imahin po ng birhen. So naniniwala po kami na lahat pong itong ginagawa po natin sa paggawa ng asin ay gifts of God from the sun, the sea, the soil, pati yung sweat ng tao para makagawa ng salt of the earth. Kaya po, religious po yung ating mga themes ngayon.
ginagawa po sa proseso ng cloud seeding ay kumukuha po ng asin at tinutuwid po yung tamang salt particle size na bagay po na para makapag-collecta ng water droplets. Sinasakay po yan sa isang cloud seeding airplane. So yung airplane po, may daladala po siyang cloud seeding salt. Ito pong cloud seeding salt ay i-release po sa tamang height dun sa ibabaw o sa gitna ng cloud o sa ilalim, depende po sa diskarte po ng mga piloto. So pag na-release po siya, makikita po natin na napakapino po nung cloud seeding salt. So kailangan po seedable yung ating cloud. Ganito pong kahit na cloud, cumulus cloud po ang tawag dyan. At yan po ang ating isang teknolohiya na panglaban sa pinsalan ng El Nino. Usually, 3 out of 4 cases in our recorded history, we experience La Niña after decaying stage of El Nino. So, we expect that there will be a developing La Niña later on, perhaps towards the end of the year. And it will affect the Philippines, especially towards the end of the year, especially on the eastern side of the Philippines, provinces that are located on the eastern side of the Philippines. And so this La Niña may last for several months or perhaps several years. Pangasinan.
Let's all be part of the solution sa usapin ng climate change. Hindi lang ang kasalukuyan ang apektado dahil pati na ang ating kinabukasan at ang mga susunod pang henerasyon ay makikinabang sa ating mga solusyon na gagawin para maibsan ang problema ng weather and climate change. Let us all unite for a greater cause dahil the weather affects us all. And that's it for today. Kahit anumang panahon ang dumating, babalik kami kanood lang 11 a.m. to 12 noon Mondays to Fridays. You can visit our webpage at www.dostv.ph and subscribe to our YouTube channel www.dostv.ph/YouTube or follow our Twitter and Instagram page DOSTVPH and like our Facebook page facebook.com/DOSTVPH. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama. Samantala, bago kami tuloy ang magpaalam, ay nais mo muna naming batiin ang aming head writer, the John Bedia. Nang congratulations, Sir John! Dahil, of course, sa kanyang screenplay na Ned's Project ay nanalo lamang po ng Best Asia-Pacific Feature Film at the Equality International Film Festival in California. Congratulations, Sir John, at sa bumubuo ng Ned's Project. At syempre, dahil weather lang ang lagi na dyan, tagaraw man o tagulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami po ang DOSTV na laging na dyan, may bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.